Trick or treat ang nagtatakda sa gabi ng Halloween. Ang mga bata at ilang bata sa puso ay nagsusuot ng costume ayon sa kanilang gustong gayahin at kumakatok sa mga pinto ng tahanan upang manghingi ng matamis o anumang pagkain iaalok. Hello everyone, it's another day and it's another vlog. Let's go back in time. Nawala pa ang pandemic at malaya pa tayong nakikipagsalamuha sa kapwa ng walang alinlangan. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel na ito, welcome! Please click the subscribe button at notification bell para madali kang ma-update kapag ang bagong vlog ay labas na linggo-linggo. Ang gabi ng Halloween dito sa Canada ay inaabangan ng mga bata. Excited silang makapagsuot ng costume ayon sa kanilang gustong gayahin. Ang pagkasabik ng mga bata na makakuha ng maraming treats ang kanilang inaasam. Ayaw ipasuot! Mama, ayaw mo suot yung ano mo, hat mo? Dito ba yun? Dito may tao dyan. Meron ding mga bahay na di nagbibigay ng mga treats. Kagaya nito, na may nakasulat na Princess. Oh, okay. Wala mang treats, eh wala ring tricks. Move on sa susunod na bahay. Thank you. Nakakatuwang makita na ang mga tahanan ay naghahanda para sa season na ito. May mga nagde-decorate ng nakakatakot at inihahanda rin ang mga treats na ibibigay nila sa gabi nito. Tatawagan kita kung nasaan na kami. Para hindi tayo gasolina. Oh, come on, bilhin. May tao, ito tao. Karamihan sa kanilang kakatuking pinto ay malugod na nagbubukas. Ihintayin ang katagang trick or treat at pagkatapos ay ibubuka at ilalapit ng mga bata ang kanilang bag para saluhin ang anumang ihuhulog na treat.
Ang ngiti ng mga bata ay sapat ng pasasalamat sapagkat dumaan din sila sa ganoong panahon. Ayaw eh! Hi, ang mga bata talaga. Bigyan natin sila ng pagkakataon na mag-isip at mag-desisyon din para sa kanilang sarili. Nakakapagpalakas ito ng kanilang personalidad. Ngunit, kailangan pa rin nating gabayan sila sa tama. Ang mga Europeo ang unang nagdala ng tradisyon ng pagpapanggap o disguising. Sa North America naman ay ang pangangaluwa o souling noong late 19th century. Sa paglipas ng panahon, ang gabi ng October 31 na kung tawagin ay All Souls Day ay naging All Hallows Eve at kalaunan ay Halloween. Bagamat nahinto dahil sa kakulangan ng produksyon ng asukal dahil sa World War II, ayon sa isang Merriam-Webster blog post, sa pagsasaliksik na isinagawa ni Barry Poppy na isang etymologist, naulit muli ang pag-trick or treat noong 1920s nang ang ilang mga Canadian newspaper ay ginamit muli ang salitang ito. Wow, it's cool. You got a free PA? Thank you. Have fun. Yeah. Nakakatuwa naman, malayo pa ang pinto ay nakabukas na ang kanyang bag. Noon, ang tradisyon ng souling at guising ay problema. Ginagamit ito ng mga kabataan upang makapag-prank na kalimitan ay mapanira at malaking pinsala sa mga ari-arian. Ito ay tinawag na trick or treat noong Great Depression, habang ito ay tinatawag din na Halloween na kung saan ang mga bata ay nanghihingi ng mga treats. Thank you.
binabanggit ang katagang trick or treat na parang binibigyan ang mga may-ari ng bahay na mamili. Dahil walang gustong ma-prank, nag-aabot na lamang sila ng treat. Ang mga treat ay mula sa mga homemade goodies, chips at matatamis kagaya ng chocolate and candies. Ang lamig na nararamdaman ay parang di alintana dahil sa pananabik na makarami ng makukuhang treats. May mga candy na nakalagay na sa labas ng pinto. Isang sinyalis ito na kumuha na lamang doon. Ito ay nakakapagturo sa mga bata ng pagtitiwala, kontrol sa sarili, at respeto na may mga bata rin na susunod na kukuha dito. Anuman ang madilim na pinagmulan ng tradisyon na ito, ang tangi ko lamang nais ay ang maranasan ng aking mga anak, ang bigayan at pagpapahalaga sa kabataan. Dahil sa bawat bahay na nagbubukas ng pinto upang mag-abot ng kahit anong treats ay isang pagpapahayag ng kabutihan. Please click the subscribe button at notification bell para madali kang ma-update kapag ang bagong vlog ay labas na linggo-linggo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito si Daddy Rain.